Patay matapos makuryente sa bubong ng isang palengke sa Pangasinan ang isang binatilyo. Umakyat daw doon ang biktima dahil sa takot sa ama ng nakaalitan daw niyang kalaro. Makibalita tayo kay Michael Season ng GMA Dagupan. Sa videong ito nakuha ni Anthony De Castro, makikita ang isang binatilyong nakahandusay at wala ng buhay sa bubong ng pamilyang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Nakuryente raw ang biktima sa kable ng kuryente sa bubong ng palengke. Ayon sa ama ng biktima, madalas magpunta sa palengke ang kanyang anak. May sinasamahan sa palengke ng nagpapartidoro. Utosan nila kung minsan bibili sila ng ice, ganun. Ayon sa ama ng biktima, bago ang insidente, nakikipaglaro ang anak niyang si Jomar sa isang bata. Pero nauwi raw ito sa pagtatalo. Nagsumbong ang kalaro ng biktima sa kanyang ama at sinugod daw nito si Jomar. Nung sinampal niya, di ganun yung bata daw. Tapos, nung kung may kutsili pala dito sa ano, ay sa Dagirian na nilabas, tapos hinabol yung anak ko. Kaya noon, siyempre, kutsili yun. Sa takot ni Jomar, tumakbo siya hanggang sa umabot siya sa bubong ng palengke. Halos 2 oras daw nagtaguroon ng biktima. At habang nasa bubong, napatid at nakuryente siya sa isang kable sa bubong na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sabi ng ama ng biktima, nagtaguraw agad ang ama ng kalaro ng kanyang anak matapos ang insidente. Dahil umuulan, natagalan ang pagkuha sa bangkay ng biktima. Tinitingnan namin kung ano liability ng tatay na humabol dun sa bata. Tapos ito namang sinpil ko natin, kung sinpil ko man yung may-ari ng poste, no? Tignan natin kung sino yung, at bakit yung wire na yun is open at saka madaling hawakan. Tumangging magbigay ng pahayag ang lokal na pamahalaan tungkol sa insidente. Michael Season, nagbabalita, Pilipinas.